Hey guys, it's Muni here and I want to greet you a happy new year sa inyong lahat. Grabe, ang tagal ko nang yung last video natin was 2019 pa. So now I am back. Happy new year sa inyo ulit. And noon po may daming mga nagtanong dun sa video natin. I will link it down below kung how to stream Mobile Legends on Facebook. And yung naging tanong nyo po is paano ba imi-mirror yung phone screen nyo to your PC? Paano mo kuha yung in-game audio ng inyong mga laro? Be it Mobile Legends or kung ano man nilalaro nyo sa inyong mga mobile phones. So ito na po, I made a vlog. Sana po makatulong sa inyo. It's a tutorial kung paano nyo imi-mirror yung inyong phone screen and paano nyo makukuha yung in-game sound. So hopefully po makatulong. Sundan nyo lang yung mga instructions. Okay? Okay. Ayan, so naka-record na yung screen natin. And yung pinaka naging problem kasi when it comes to streaming is how to mirror yung phone nyo, yung Android phone nyo sa mismong screen. Okay, mamaya na natin itackle yung how to set up the OBS. So, ito muna tayo. So, nakita ko tong technique na to kay Boss Lucio. So, tingnan natin kung mag-work siya for us. So, this is called the Douwan. Ayan. So, punta lang kayo dito. It's Douwan.video. And ito, nandito na yung mga specifications niya, kung ano yung mga kaya niyang gawin. And based on video ni Boss Lucio, it's highly suggested. So, tingnan natin. As you can see here, guys, hindi siya free. Okay? So, meron siyang for trial. And then for 6 months, meron din silang $6.99. So, that's $7. And then, for a year naman, it's $9.99. Hindi ko sure kung magkano yung subscription for the A-Power Mirror para mawala yung time limit and then yung watermark. So, itatry natin to. I think ha, kasi si Elgato naman, mas mahal siya. So, based on sa mga nakita ko, para ito na yung pinaka value for your money. Kasi ito, $10 siya, pero for a year na, as compared to the Stream Deck ng Elgato, 1 year nila is about $25. So, itry natin tong for trial. So, you guys can have a feel muna of the software kung okay ba siya. Ayan. So, ano bang bit natin? 64 ata tayo. So, try natin to. Just click this one para mag-execute yung download natin. Hintayin lang natin siya. In fairness naman, mabilis yung internet. Okay. So, na-download na natin siya. I-run na natin to. Accept. Okay, running. Okay, ito na siya. Dito tayo sa Android, since Android yung gagamitin natin na device. Doon sa Android ko, by the way, nakasaksak yung Android phone dito sa PC via cable. Yung charger nyo. So, install natin siya dito. Ayan. So, dito naman sa, na-install ko na siya sa Android phone ko. It's actually plug and play. Super bilis lang yung installation niya. Pero dito sa desktop, nag-prompt siya na magre-restart. So, i-click lang natin yung yes. Okay guys, so na-download na natin siya. Ito na siya, Douwan. So, click lang natin. Yes. Ayan na siya, nag-i-install na siya. Pati dito sa phone ko, nag-i-install din siya. Start na. Ayun. Okay. So, lumabas na siya dito. Minimize natin isa. So, ito na mismo yung lumalabas sa phone ko. Yan, kung ano yung nakikita nyo dyan.
sa ating screen. Tabi natin dito kay Diva. Alright. So, pag ginanto ko siya, yan. Ayan, perfect. Okay, so again guys, this is the trial version. So, makikita nyo, grabehan talaga tong watermark, itong Douwan. So, tingnan natin kung... So, tingnan natin kung talagang mag... si screen mirror siya with low latency kung di siya maglalag or whatsoever. So, ang meron lang ako dito na game is Pokemon Unite. Ayan. In fairness, mabilis siya. And another thing pala guys is, 'di ba, nahihirapan kasi tayo na i-capture yung sound. 'Di ba? Kasi sa ang naging problem before sa e-power is meron nga siyang game capture pero yung audio hindi siya makuha. So a lot of you guys were asking din kung ayan, see, kahit nandito siya sa kahit mismo sa phone ko, hininaan ko na yung sound niya. Automatic siya, sync siya sa PC. Okay, so wala na kayong magiging problema sa pag-capture ng sound mismo ng in-game. Okay? So try natin 'to. Tingnan natin kung mabilis ba talaga siya, kung low yung lag niya. Try ba natin maglaro? Sige, try natin maglaro. Para titingnan natin kung talagang naglalag siya or hindi talaga siya naglalag. So ito guys, nakikita niyo yung timer. It's basically the same. Amazing. Yung timer niya sa phone and timer niya doon sa mirrored na version sa PC niyo is the same. So it's ano tawag dito? It's proof na talagang wala siyang lag kasi parehas lang siya oh. O, diba? Bongga. And nga pala guys, meron siyang options. Kapag naka-iOS kayo, pwede siyang wired or wireless. Pero kapag naka-Android, ang option mo lang is to mirror ng may wire. Which is great din kasi ayun yung dahilan kung bakit hindi siya naglalag. Kasi directly, ano na siya? Directly... connected na siya sa PC niya. Okay. So, nandito tayo sa home screen ng game natin. Tingnan naman natin siya kung gano'n siya ka-responsive kung sa OBS na siya. Okay guys. So, nandito na tayo sa OBS natin. And meron na akong pre-layout nagawa before. So, basic lang siya. Meron lang siyang pink background. Tapos, yung space natin for the in-game. So, add lang natin siya dito sa scene natin. So, just click the plus button. And then, the window capture. Say, gameplay. Okay. And then, dun sa gameplay, dito sa window, hanapin lang natin yung Douwan.exe window capture. Tapos, nandito naman lalabas yung pangalan ng inyong phone. Ayan! So, okay mo lang siya. Pwede mo siyang iganyan, stretch para ma-fit. Depende sa inyo, guys, kung gaano mo siya kagusto kalaki. Ayan. So, nakikita na natin siya dito, guys. Kailangan nyo lang i-transition to para lumipat siya dito sa kabilang screen. So, lahat ng makikita dito sa transition screen na to, ito yung makikita sa mismong stream. So, pwede nyo siyang i-start streaming. Kung saan man kayo magsi-stream, pwedeng either sa Facebook, sa Twitch, sa YouTube. Kailangan nyo lang ng mga stream key. Okay? So, eto guys, sana na-solve na natin yung problem ng screen mirroring and then yung audio ng in-game. So, sana nakatulong to sa inyo. So, that's it guys. Hopefully, nakatulong sa inyo tong tutorial na to. And kung meron pa po kayong mga ibang katanungan, just comment it on the comment section down below. And kung meron naman po kayong mga tanong about how to set up your OBS kung wala pa kayo dun sa stage na yon, I will also make a tutorial
on how to set up your OBS, ano yung mga dapat nyong ilagay, saan nyo kunin yung mga scenes, ano yung mga dapat nyong ilagay dun sa mga plus, 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 yung mic nyo, yung monitor, yung screen, mirroring, everything else, I will make a tutorial for that para susundan nyo na lang at hindi kayo malito. And also, kung hindi nyo pa alam kung ano po yung mga basic na mga software or hardware na kakailanganin nyo to jumpstart your streaming career, lalo na kung gaming po yan, I also have a video kung saan dinidiscuss natin lahat doon yung mga kakailanganin nyo. So, I hope you guys would check that out kung yun yung kailangan nyo. Again guys, salamat po sa inyong lahat. Do like and subscribe for more videos. Bye!